So gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko about sa hemorrhoids dahil sa panganak. So nung 38 weeks na yung tiyan ko, dun ko naramdaman na parang nagkakaroon na ako ng hemorrhoids. Pero hindi ko siya sinabi sa doktor ko dahil napush ko pa naman siya paloob. So nung naoperahan na ako, nung nanganak na ako via CS, doon lumabas talaga yung hemorrhoids ko, doon na nagkaroon ng problema. So mga half inch yung lumabas sa akin and hindi ko kayang i-push pa loob. So doon ako na problema noon, akala ko maooperahan na ako that time. So ang ginawa ko, sinabi ko sa aking OB-GYN na meron akong ganun. So ang binigyan niya ako ng ointment, and this is yung, eto nga yung fact 2. So sabi niya ipahid ko lang daw siya sa umaga at saka sa gabi. So ang ginawa ko, yung mainit na tubig, ilalagay mo to sa arinola and then lagyan mo siya ng asin and then saka kaumupo ng 10 to 15 minutes. Yung mararamdaman mo yung init nun. So after that, pagkatapos mo maupo and then punasan mo na siya yung ano, and then saka mo siya pahiran ng ointment na to dun sa gilid niya. Sa awa ng Diyos is akala ko noon hindi ko kaya siyang ipabalikin sa loob, and then yun lang ginawa ko. Morning, mag-steam ka ng steam mo siya ng 10 to 15 minutes, then after that lagyan mo siya ng Factu, and then sa gabi na naman ganun na naman, mag-steam na naman siya 10 to 15 minutes. And then, papahiran mo na naman siya ng ointment na to. And then, ipupush mo siya. And then, mga 15 days after, bumalik yung aking, naipasok ko siya paloob. So, nawala na yung aking hemorrhoids after 1 month. So, hindi na siya masakit. Naibalik ko na din siya sa normal. So, pwedeng yun ang gawin nyo, try nyo, baka sakaling makatulong ang video na to. So, ito po yung mga steps na ginawa ko, kaya po na-solve po yung problem ko about sa hemorrhoids. So, pwede nyo po itong gawin or i-try kapag po kayo ay meron nito. And why you never said you felt that way? I guess you just